Hi guys, my break-in news si Blockbuster. And this afternoon, I'm playing to you something unique. And I've done this ngayon lang to play to you an audio of my conversation with Mayor Isko Moreno. Kasi po, tumawag po siya ngayong hapon, siguro napanood niya yung kwan ko, yung vlog ko, and he wanted to stress some things. In fact, marinig nyo sa kwan, sa audio, kung saan sinasabi niya, please tell this to your readers. So, ito po yung in reaction sa issue nga about him endorsing the candidacy of President Duterte as senator and also raising the possibility na i-adopt niya as his fourth senatorial candidate sa Aksyon Demokratiko si President Duterte nga. So, hindi na po tayo paligoy-ligoy. I will play the tape na kasi, well, you will understand. I was looking for a pen to take note of his actually 5 minutes ang conversation namin, pero I couldn't find one, so tinake ko na lang siya and he will understand. So ito na po para you will, it's like I will let Mayor Isko talk to you directly. So instead of reading my notes on this, I will just play this. Hopefully, you can hear this well, okay? So, ito na po yung audio. Sige po. Yes. Oh. Di ba mga viewers? Di ba yun ang kailangan natin? Di ba? Yes, yes. Kaya makatrabaho, kalaban, kakampi. Pwede siyang makatrabaho. At saka, yes, para yes. Meritorious, ano? Meritocracy. Ang gusto ni Isko. Yes, yes, yes. Yeah. Oo. Oh. Kaya lang. Diba? Alam mo yung message. Kasi pero how did you arrive at this decision? Hello? How did you arrive at this decision? Well, I like it. Just by being me. Yes, yes. Because you're consistent with what you're... Natural of me. Yes, 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 yes. Yan ang maganda kasi, Armani, yung hindi tayo basta-basta natuturuan, hindi tayo basta tayo, ano na tayo, based on facts. Dami nga natin pinodusinan nyo rin, wala mo ginagawa, eh, diba? Yes, 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 yes. Pero ito, qualified talaga. And you have shown that in Manila, no? To the Arab strat, to the Arab family, yeah. You know? No. Yeah, I know. Diba? So, pagkayangan mo sa viewers mo, talaga may sense si Isko, no? He knows what he's doing. And he proves his word. Diba? Reconciliation. Yes. He really proves his word. When he says something that they can work. Ito, this is already a testament. Publicly, he would say he would vote for Duterte. Now, give me a chance dahil si Duterte wala ng presidente. O, he may adopt Duterte. Yes. In fairness to him, ayaw niya pangunahan si Digo. Yes, yes, but yes. Definitely, he will vote for Duterte. Yes, diba? Yes, yes. So this early, you're already extending the reconciliatory hand. Exactly, why not? It's for the people. Exactly, the reconciliatory because hindi naman kami nag-awal. Yeah, yeah. Kasi we may disagree and agree. What matters is that we always agree on something that is beneficial to the people. Isko can agree with that. Basta beneficial sa tao. It's always for the people. Oh, pag maganda naman kay Isko, pagpalpak, ay talagang publicly, nagsasalita siya. Yes, yes. Yes, yes, yes. National policy. Pero si Isko nagsimula nun. Correct, correct, correct. Oh. Sa kapaginabangan ng tao. Right. Oh, okay, yes, sige, yes. Sige, ako ba? Okay, Mayor. Thank you for calling. Okay, bye-bye. So, there you go, guys. You heard it straight from Mayor Isko. Kahit ako nga, nabigla na he called me from out of the blue and from Cebu. And dito naman tayo sa somewhere in Rizal Province. Pero I welcome the clarification. Siguro, medyo he wanted
Kasi before he made the announcement, we were not able, although daily kami di-discuss, pero I wasn't able to discuss lengthily on this. Narinig ko lang sa kampo niya. So ito na in the open, and maybe tulad nung ginawa niya when he first got Willie Ong, although I wanted sana Grace po or money, he also called me into his office the day before the pronouncement, proclamation, only to tell me and to explain to me. At nireport ko yan sa inyo. At ngayon, I did not bother him anymore dahil alam ko sa Cebu siya 2 days. In fact, kwan pa siya na doon. Sunday pa. Saturday pa. So, third day na niya po ngayon. His last day. So, yun po. He eventually announced this decision na yun po. Narinig niyo po na he wanted to make it clear na he is doing this because he believes this is what is beneficial for the people. Tama rin po naman. Okay, sabihin natin na maraming kasalanan si President Duterte. Sabihin natin, hahabulin pa rin siya ng ICC para sa EJK. Sabihin natin, hahabulin pa rin siya sa Parmali at saka iba pa mga anomalies na lalabas, at hahabulin siya ng Office of the Ombudsman sa Digat Bayan, and then mapunta yung kaso sa Court of Appeal, Supreme Court. Pero it is the matter for the court to decide, and also for the DILG to implement what the court orders. So three branches of government po tayo. Ito nga maganda, ngayon pa lang pinapakita ni Isko na irerespeto niya yung independence of the executive, the legislative, and the judiciary. Hindi pareho ngayon. Nagre-reklamo tayo na kontrolado ng gobyerno lahat. Kasi sa time po ni Mayor Isko, kwentas claras po siya na ngayon pa lang sinasabi niya, he will respect, let the law take its course. Pero practical rin po siya na sinasabi niya na parang wala nang mapigil-pigil yung panalo ni President Duterte. Kumbaga, he will really become a senator. So, this early pa lang, he's already saying na I'm willing to work with you. I'm willing to, anyway, kahit pa paano, maraming ka naman nagawa as senator and ex-president. So, may mga accomplishment ka naman. So, for your projects na meritorious, developmental, and progressive, it will result in the progress of the country, I will support it. If it is bad, like yung face mask, yung Parmali, ina-atake niya yun. So, this is just the point he was telling me paulit-ulit, and you know, hindi pa kayo masaya niyan? He values you. Maybe, you know, Isko, reads your comment. Isko, reads your comment. And isa yung mga columns ko, ginagawa niya sounding board. For example, if I post something, and then he reads the reaction. Ganun po siya. Well, hindi naman ako sasabihin na sa akin lang. I mean, I'm one of the few bloggers na hindi lang niya pinapanood yung vlog, kundi tulad ito, nag-react siya. And pati nag-react siya both sa vlog ko at saka yung mga sinasabi niyo sa comments niyo. Kaya tuloy-tuloy lang po yung mga sinasabi na iabot naman niyo, i-relay niyo naman Mr. Blackcaster yung sinabi ko kay Mayor Isko, i-forward niyo naman. No need po, because if he has the time, tulad kanina, he was between the meeting of the businessman, and then nag-pression up lang siya sa hotel niya. And then yun, pinanood na niya yung vlog ko, and then binasa rin niya yung mga comments niyo, and then yun, he found it necessary to call me, and nakita niyo po, paulit-ulit niya sa audio, kaya pinagpakinggan ko sa inyo yung audio, paulit-ulit niya sinasabi, please tell this to your viewers, to your subscribers. So, ibig sabihin, nabasa niya po yung mga comments niyo, yung post ko kanina, na yung unang post ko about his announcement, and also yung
reaction post ko. So this is one thing you will be getting in Blogcaster. Our mayor watches and reads your comments. So keep it going, keep it coming, and tell your friends na my message to Mayor Isko to also comment in this page, because si Mayor Isko listens and Mayor Isko reacts. Ganun po ang mayor natin. Ganun po ang magiging future president natin. We will have a listening president, a reading president. Tulad ng paulit-ulit siya sinasabi, itong gobyerno ay gobyerno na may tenga. And this audio proves to you na talagang may tenga nga si Mayor Isko, at pinapakinggan niya yung views ni Blogcaster at binabasa niya yung mga comments niyo. So, again, please share this to all supporters of Mayor Isko, especially yung medyo nagalit, nagulat, nagprotesta, o sinabi na lilipat na sila ng mga ng ibang kandidato. Please share this to them. And also, to the supporters of President Duterte, we are extending open arms to them. And also to the Bongbong Marcos supporters and Lenny supporters, let us all unite for the country po. And tulad ng sinasabi ni Mayor Isko, kumbaga kung we can still find something useful kay President Duterte, naging president naman siya, and then maging senator siya. So let's use that. Pero kung meron siya mga kasalanan, let's also apply the law to him, both international and local laws. Matagal na yung sinasabi ni Mayor Isko, as early as last year pa. So yun lang po. Again, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel, and see you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa Blogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo, mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.